ng MacArthur lang yan, guys. Ito, papunta yan ng Malolos. Ito, papunta ang monumento. Ayan, sa mga gusto pumunta rito, sakay lang kayo ng jeep. Baba lang kayo ng Binyang First. Makikita nyo na itong Cars Bike Book Away. Pero bago yan, guys, magpa-park check tayo ng Phoenix na budget na road bike. Ayan, so bago ang lahat, guys. So wala na tayong intro, guys. Diretso tayo sa bike check ng Phoenix budget meal na road bike. So ayan, guys, ang ating iba bike check na road bike. O yan, budget na budget to. Phoenix Sweep, kung hindi ako nagkakamali. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame, guys. Sa kanyang fork, ang frame niya at fork, matte green. Ayan, matte neon green pala, guys. Matte neon green. O yan, oh. O, diba? Bakal yung ang kanyang fork. Bakal to, guys. Medyo pa-curve ng konti dito. At medyo konting ano siya, blade. Or bladed. Ayan. Tapos itong down tube niya, medyo bladed din. Itong seat tube niya, medyo bladed din. Ito pabilog. Ito pabilog. Ito bladed. Ayan. So sinabi ko yung mga parts na bladed. At dito tayo ngayon sa head tube. Ang head tube niya, guys, is straight. Ayan, sexy. Ayan, sexy, oh. Oh, may pa-curve dito. Straight tube yan. Integrated ball bearing. Ayan, nakikita nyo may block dito. At may sticker to. Sticker lang, guys. So, matatanggal at matatanggal yan. Sigurado ako, matatanggal nyo yan. Sa mga ilang linis lang ng bike, tanggal yan. At dito tayo sa top tube. Yung mga nakikita nyo yung design dyan, makinis yan pag kinapa. Ayan, designed by Phoenix. Tapos dito, meron tayong sweep. Ayan o, sweep. Akala ko, Trinx lang ang may sweep. Meron din pala ang Phoenix. Tapos hindi siya smooth welding, guys. Ha? Ayan o. Marami siyang uod ng pagkaka-welding or hinang. At dito, meron tatak na Phoenix. Ayan. Medyo nag-ano yung ilaw dahil dun sa ating kulay na neon green. Ayan, dito, hindi na naman yung smooth welding o dito sa may seat tube. Siyempre, ayan, ay 700C. So, karamihan naman sa road bike na binabike check natin ay 700C. At sinukat ko nga pala ang size netong seat tube niya, guys, 50 centimeter. At itong top tube niya, guys, sinukat ko 53 centimeter. Ayan. At timbang nga pala ng bike na to, guys, ay 12 kilo. Ayan, 12 kilo yan. At syempre, ito yung kable ng RD at FD. Ito, dito dumaan dalawa yan. Ayan, oh. O, diba, meron ditong barrel adjustment. Ang galing, oh. At doon, dumaan sa ilalim. Ayun. Meron ditong parang NLEX o yung daanan. At dito yung kable ng RD. Ayan. At dito ngayon sa seat stay, may lining lang na violet na may tatak na Phoenix. O may sulat na Phoenix. Ayan o. Medyo nawawala tayo, nawawala sa focus ang ating camera. At dito, medyo pa sexy yung ating chain, yung chain stay. Medyo pa sexy yan. Merong bridge nandun. Dito dumaan yung kable ng FD. O, ayan o. At isa lang yung, hindi tayo naka-internal. Dito dumaan yung ano, kable ng preno sa likod. Ayan. So, naka-external cable tayo sa frame. Yung fork niya, guys, again, bakal na ano ko lang, bakal yan. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya, ganun din, guys, bakal din yan. Nawawala sa focus eh. Bakal din niya, medyo, syempre, kapag road bike, low profile. At bilangin natin yung TASBO. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs na walang tatak. Ball bearing yan. Sigurado ako, nakikita ko rito. Oh, na naka-quick release tayo. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na 30mm. Ayan, 30mm to. Tapos yung brake line niya, dami. Oh. Ang daming line. At ang gulong niya, guys, wala akong makita ang gulong. Pero kung hindi ako nagkakamali, 700 by 25 sito. Ayan. At syempre, sa kabila, ganun din. Baka lang ating hubs.
Ayan, bakal. At bilangin natin yung task book. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating bakal na hubs. Bakal ang rayos. Double wall alloy na rim na may sticker na Phoenix. Nasa 30 mm ang ating rims. Ayan. At gulong na 700 by 25C. Wala akong makitang tatak, guys, eh. Pero baka sa kabila, makita natin. So, titingnan natin mamaya. At ang kanyang hubs, or cogs pala. Sorry, guys. Cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed ang ating cogs. Na ATA. Nakalagay dyan, ATA. Na 14 teeth yung pinakamaliit. At 28 teeth yung pinaka malaki. Ayan. At ang ating RD ay Shining TZ. Ayan. Guys, hindi yan Shimano, ha. Yung Shimano tourney na TZ. Hindi. Shining yan. Shining na TZ. Okay. At ang ating pulley standard, red dito, black doon. Ayan. Shining, 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 shining. At ang ating crankset. Ito, alloy ang crank arm natin, guys. Alloy yan. Na may tatak na ano to? Phoenix. Ayan. At ang ating chain ring, guys, ay bakal. Ayan. Tapos may chain bolt. So, napapalitan to. Kung hindi ako nagkakamali, 32 to. Then, 50 yung pinakamaliit. May pinakamalaki. 32 yung pinakamaliit. Or 34. Nandun lang yon. Ayan, guys. Wala kasi ako makitang naka-indicate dito sa chain ring. Ayan. Pero pangkaraniwan lang naman yan is 34 saka 50. Tapos yung FD niya, guys, ang tatak, ano to? Gila? Ginang? Ayan, guys, kung nakikita nyo, oh. Ayan, gulang ba yan? Gulang? Or gilang? Oh, ayan, oh. So, yun yung tatak ng kanyang FD na tubay. Ayan. At ang kanyang seat clamp ay alloy na gawa ni Phoenix. At ang ating seat post, may tatak pa rin na Phoenix. 27.2 to. Sinukat ko yung haba, 300 haba nito. Bakal to, bakal. At ang ating pedal, ball bearing, alloy, na may mga ngipin-ngipin dito. Ayan. At ang ating upuan, guys, so yung pangarera. Manipis. Pang road bike na talaga to. Mahaba to. May tatak na Phoenix, manipis yung foam. Ayan. At makitid yung pisngi rito. Tapos may mababaw na kanal. Ayan, so dyan mamumuo yung ihi mo. Medyo pataas kasi siyang ganun, eh. Ayan, malalim dito. Ayan, pag naihi ka, maihi ka dyan, mamumuo yung ihi mo dito. Hindi siya tatagas, eh. O, di ba? At dito tayo ngayon sa drop bar. Ayan, matikna naman tayo magkamali. Sinukat ko to, guys, kanina, 400. Yung sukat ng kanyang drop bar. Tapos, ito lever niya. Ito yung lever, brake lever. At ito yung shifter niya. So, ang shifter niya, Shimano. Ayan, oh, kung nakikita ninyo, Shimano. So, ganun din dito. Ito yung FD, front shifter. At ito yung rear shifter na 7-speed. Ayan. Tapos, bakal nga pala, guys, yung ating drop bar. At itong stem natin ay 95mm. Alloy ito, kung hindi ako nagkakamali. At ang kanyang headset, alloy yung cover. 1, 2, 3, 4. Apat na 10mm. At yung kanyang dust cover, palagay ko ano to, 20mm. Ito, nagawa sa alloy. Ayan. At syempre, yung kanyang caliper, guys. Ito, alloy to, walang tatak. Alloy na walang tatak yan. At sa kabila, ganun din. Ah, ito nga pala, guys, ang ganda ng ano niya, oh, barrel adjuster, oh. Ayan, oh. Para intention ng kable, ma-adjust mo diyan. Ganda niyan. At yung sa kabila, ganun din caliper, alloy din 'to, walang tatak. Ayan, oh. Ganda nito, guys. Tapos meron pa dito la ano, adjuster, no. Ganda, ganda, ganda. Ganda nito, guys. So palagay ko wala akong nakalimutan dito sa tingnan natin yung gulong. Tingnan natin yung gulong kung may tatak. Ayan. So, palagay ko, wala rin pa rin tatak, guys, eh. Ayan, oh. 700 by 23C. 23C pala, guys. 700 by 23C, walang tatak. Ayan, oh. Palagay ko, wala na tayong nakakalimutan, guys, dito sa bike na to.
Silipin muna uli natin, ganda ng ating Phoenix Swift na road bike. So ayan guys, ang ating bike check ng Phoenix Swift. Ayan o, ganda na ito guys o. Nagkakalaga nga pala ito guys ng 9,800 pesos lang. Siyempre, dito yan sa Earth Bike Bukawi, along MacArthur Highway lang yan o guys o. Ilalagay ko sa description yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Map sa gustong mag-avail nitong budget na road bike na ito. Ayan. Kung ganyan nagustuhan mo ang video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Comment na rin kayo kung ano masasabi mo dito sa road bike na Phoenix Swift. Ayan, na 700 road bike. 700. Ayan, 700C. Ayan. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify kayo at updated kayo sa mga bike check videos natin. Ayan, hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!